Patuloy po na kumikilos papalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Odette matapos na huling maglandfall sa Rojas, Palawan. Kabilang po sa mga napuruhan ang bayan ng Liloan sa Southern Leyte. Problema po roon ngayon ang mga residente kung paano babangon lalo na magpapasko. Ang hagupit at tindi ng pinsala na saksihan ni Cedric Castillo. Alas 3 ng hapon, kahapon matapos lumagos sa kalapit na lalawigan ng Surigao, nagsimula ng magparamdam sa bayan ng Liloan sa Southern Leyte ang bagyong Odette. Ang dagat na buong umagang panatag, nagsimula ng sumampa sa Pampang. Bawat alon, tila gigil na gigil na marating at mahagupit ang kalupaan. Nasa ikatlong palapag ng isang gusali noon ang aming team, maaaring ligtas sa banta ng daluyong o pag-angat ng tubig, pero hindi sa hanging bit-bit ng unos. Alas 4 ng hapon, isinagad na ng bagyo ang galit nito. Katabi ng nilipatan naming mas ligtas na gusali, kinakalampag ng bagyo ang malapad na bubong na ito. Kalmado pa noon ang mga nasa loob ng gusali hanggang sa marinig ang nagbabagsakang salamin at bakal. Sa hagdan galing sa itaas na palapag, nakadungaw ang yerong ito, tila naghahanap ng masusuutan. Alas 5 ng hapon, 2 oras nang nananalasa ang bagyo. Mula dito sa loob, rinig na rinig namin yung pagsakan ng mga yero, bumasag ng mga salamin doon sa labas. May mga pagkakataong misal, parang naririnig, nararamdaman namin, hihayanig na rin itong pader. Pero ang importante sa puntong ito, sana magpatuloy, ligtas kami lahat dito sa loob ng hotel. Sa mga siwang ng bintana, umipito ang bagyo. Sa labas, wala nang maaninag kundi anino ng mga puno. Dahil walang ibang mapagtaguan, tanging panangga ng mga nasa gusali ay mga karton. Sa sandaling yun, ang tanging magagawa ay maghintay at manalangin. Pasado alas 7 ng gabi, nagsimula ng humupa ang bagyo. Nagsimula na rin tumambad ang iniwan itong bakas. Sa pagsikat ng araw kanina, naging malinaw na ang pinsala. Kahit saan lumingon, nagkalat ang bubog, bakal, sanga at simento. Hindi mabilang ang mga bahay na tinalupan ng bubong. At sa tabi ng dagat, ito ang nakabalagbag. Itong bahay namin, kumuyog. Kumuyog siya ng malakas. Sabi ko, baka pag malaki pa yung alon o tataas yung dagat, sira na talaga kasi walang magawa kasi malaki ito eh. Sa isang malakas na impact, bumara na raw itong barkong ito sa harapan ng mga kabahayan. Sa haba nitong vessel na ito, ilang mga bahay na magkakadikit yung na-damage. Ang tanong ngayon ng mga residente, hanggang kailan mananatili ang barkong ito sa harapan ng kanilang mga bahay? Pinagpad kami ng hangin dito, dito naman kami. Kamusta sir mga tropa? Okay naman sir. 600 pamilya ang nailikas ng Liloan LGU bago pa man tumama ang bagyo. Ilan sa kanila dito sa Central School unang nagkubli. Giba na ngayon ang ilang gusali ng paaralan. Yung lugar na to hindi talaga safe para sa mga taong mag-evacuate dahil malapit lang sa dagat. Walang tubig, walang kuryente, bagsak ang linya ng komunikasyon. Lahat nakikiramdam kung paano uusad sa mga susunod na araw. Mula rito sa Southern Leyte, ako si Cedric Castillo ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.